Hello guys, good morning sa mga subscribers. I'm Shang and today I'm gonna show you how to remove background on a picture. So ayan guys, papakita ko po sa inyo yung step by step na pagre-remove ng background. Napakabilis lang po nito at applicable to sa mga future po na may, halimbawa may pag-i-editan pa kayo. Tips lang po to para sa pagtatanggal ng background. Most especially sa mga baguhan na nag-aaral po ng Photoshop. Sana makatulong to sa mga estudyante, sa mga nag-online business, para sa paggagawa ng logo, at sa inyo po na nag-aaral lang ng Adobe. So, tara, switch na po tayo sa laptop at dun ko na lang po explain ang lahat. So, hello guys. Ayan, nakaswitch na po tayo sa aking laptop. At sisimulan na natin kung paano mag-change or mag-remove ng background. So, I have here sets of picture. Ayan. And, bubuksan ko lang yung Photoshop ko. So, here, I have here Photoshop CC version 2018. Yan po yung ginagamit ko ngayon. Na-update ko na po siya. So, let's start. I'm just gonna drag this. I choose James Reed. Super foggy. Wow. Mukhang tingnan ng ganyan, please. Pakiusap, may asawa na ako. Mahal ko yung asawa ko. Please, tama na. Joke lang, guys. Joke lang. So, ayan. Na mag-start na tayo mag-edit by removing this background. I usually do this kapag removing of backgrounds kapag halimbawa itong subject natin na si James Reed ay may pagpapatungan ako, halimbawa may background ako na poster or something or whatever purposes, I only need him para doon sa background na yon. So tatanggalin natin yung background and tuturuan ko rin kayo, ipapakita ko sa inyo kung paano siya masisave ng walang background. It's a PNG type, file type. Okay. So, start na natin. When you drag the picture at napunta na siya sa Photoshop, first thing to do is sa inyong keyboard, press W. W from move tool. Yung move tool, ito yung nagkakomand sa isang picture kapag click nyo siya, then drinag, kaya nagalaw siya. Since naka-lock yung picture na to, it appears na ganyan. Convert to normal layer. Ganyan. Para makomand mo siya, yun yung move tool. Kapag naka-lock, right, for example, I'm gonna lock this. Hindi na siya madadrag kahit saan. Okay. So, Ctrl-Alt-Z ko muna. Ctrl-Z. Maaari na naman command. Ayan. Naka-normal layer niya siya. I'm going to press W on my keyboard. Pag mga ganyan, guys, may encounter niyo yan kapag kayo nag-edit. Tinan niyo yung cursor ko. May parang something na bilog tapos may ganyan. Parang error. It's like an error. Because hindi kayo naka-select. Nag-W ako sa keyboard ko, pero walang command. Kumbaga si computer nagtatanong, alin ba yung ida-W mo? Yung, alin ba yung i-quick selection mo? Since wala akong naka-select dito na layer yan. Kasi kapag maraming layer dito, syempre, kailangan mong command ko alin layer lang yung edit mo. So, I'm gonna press W. Ayan, naka-W siya. And then, kung napanood nyo po yung video ko of changing background, same process po yung gagawin natin. I'm gonna select subject. Ayan. On progress. Ina-identify ni Photoshop yung subject natin. Ayan. But it's not perfect na kapag kahit nag-select siya, meron pa rin tayong mga ipapolish natin dito na edges. Tulad nito. Gagalit sila din sa atin. Ayan.
After mag-select kayo ng subject and ito yung lumabas, just click add layer mask. Add layer mask is just hiding and revealing something on the picture. So ganyan na lumabas. Ako kasi personally guys, hindi ko alam kung ginagawa to ng ibang designer or ibang editor. Kasi nahihirapan akong tumingin kapag ganito yung ini-edit ko. So, minsan naglalagay pa ako ng background dito sa ating ini-edit. So, hindi to kailangan, buburahin ko din yan mamaya. Kasi medyo nalilito ako guys kung hindi nakikita yung baka may mga naiwan pang mga ganyan-ganyan dyan, mga picture-picture. Ngayon, papakita ko sa inyo. Try ko lang tahan. Yan. Hindi siya kita dun sa mga... Eto, hindi masyadong pansin. Mahirap siya makita, pero kahit sa malayo, when you have background layer, makikita mo yung pagka-polish ng isang picture, hindi naman yung pag-selection. Ayan, super polishing pa siya. Kahit yung face lock niya, ayoko ng ganyan. But I don't prefer na may ganyan yung pagkakaano sa kanya. So, papalish lang natin siya ng konti. From here, I try to lock para hindi ko siya balaw. Since hindi ko siya i-edit. I'm gonna select again, this layer mask na to. Ayan, nakaselect na siya. And magbabrush lang po tayo. Brush. Black is to hide. And Shift X, papalit siya dito. Shift X lang po yung ginagalaw ko dito sa keyboard. Will reveal. So we're not actually damaging the original photo. We're just revealing and hiding yung mga kailangan lang po natin. I'm doing click shift method. So I'm holding shift and I'm just clicking the edges para fine lang siya, and control alt for zooming. May brush. Baka dumating kayo sa point na yung brush nyo ay hindi nakaayos. May mga types tayo ng brush. Yung brush ko ngayon ay masyadong malaki. Joke lang. Ctrl-Alt-Z. Right click ko. Yung size ko malaki pala. So, ito lang. Ito yung adjustment ng size, ha. Right click nyo lang kapag right click nyo kahit sa ang parts. Ito yung ganyan yung itsura. Yung sinasabi ko sa inyo na 0% yung hardness. And then, let's try this one. Ayan. So, makikita niyo yung difference. Ito, ginagamit ko sa blending. Yung ganitong type of brush. Pero, kung mga edges, ganun lang. So, Shift-X. Pinakita ko lang sa inyo, guys. So, medyo malaki. May shortcut na to, guys, may shortcut ng pagpapalaki na brush nyo sa keyboard. You just press bracket. Yung isang open and close bracket. Kalapit po siya ng letter B sa keyboard nyo. Sapot. You see, yan, nag-change siya ng size. Kung saan po kayo mas komportable, syempre, dun kayo mag-stick. Just gusto ko pulitong-pulito talaga yung white spot. And again, I'm doing shift-clicking method lang po sa aking keyboard.
kasi kapag naka-freehand, kasmado po yung kamay ko, hindi mo siya magawa na ayos. Ayan. Going to fast forward this. Same process na po yung ginagawa ko, ha? Wala po akong gonna tell you naman kapag may ibang command akong ginagawa. But right now, I'm still doing click and click shift. Isa talaga, hindi nyo maiiwasan nga pala, guys, na hindi mabura. Yung mga ganito, low part pa rin siya ng hair. Pero kapag beginner editing, I guess pwede na to. As long na hindi naman na-apektuhan yung buong picture. Maganda kasing mag-edit ng mga ganitong edges, guys, kapag maganda yung quality ng picture. Ito kasi, medyo din, since dinownload ko lang siya sa internet, hindi na ganun kaganda yung quality ng image na to. Pero kung halimbawa, yung sa mismong DSLR na document or yung picture na kinuha ko, so maganda-ganda pa yung quality nun. Yun, sarap mag-edit yung mga kahit yung mga fine brushes. Ingatan natin yung face ni James Reed, ha? Medyo reveal ko lang muna, baka mamaya sumobra yung pagbawas ko sa face niya. Nagutok ko na din. Sorry. Shift X. 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 Let's see. Yan! Oops! Meron ko hindi ako makamit. Parang magigis dito. Yan! Better. Focus tayo sa edge, guys, ha? Yung edge ang naano ko. So, ang problem ko na lang nakikita ko ay, wait, let me see this part, may words pa rin. Eto. Pwede na yan. Then, kapag may mga ganyang, kapag may mga ganyang whites, syempre, sa buhok ko yan, I will try this one method. I'm gonna use burn tool. I will select mid-tones, exposure. Para kang ma-repart pa rin siya ng buho. Ayaw ko na siyang... Babe!
Ayan. I guess pwede yung ganitong method. Tagalit ka. Sabi lang. Find ko lang to ha, part kasi to ng hair. Aho, sobrang laki, sorry. Yan. Yung hardness ko ay naka 100%. Dots pa rin ang white mo. I will just do right click. Ay, sorry. Hindi pala right click. Harap na lang. Yan. I'm gonna use stamp. Kanina pinakita ko sa inyo yung burn tool. Yung burn tool ay tulad ng ginawa ko, yung mga whites, most especially dito sa part ng hair na to, ay binurn ko lang para hindi masyado makita kung nga part pa rin siya ng hair. Mamaya ko na lang ulit siya i-edit kasi nawala na yung detalye na ako. So, paliitin ko lang siya. Bracket, close bracket. Tapos nakikita niyo to guys, 'di ba? Ganyan bilog, tapos bigla siya magiging ganyan because I'm pressing alt. Bakit ganito? Ito. See the magic. Click ko tong part na to ha. And then tsaka ako mag-brush. Kasi kinakopy nung parang ito, kung saan ko siya gagayahin kung anong part yung gusto kong ilagay dito sa part na to. Sketching. Ito naman, right, alt, click, then, yeah, para lang mawala yun, yung scene. So, I will try to edit the edit levels, yung pag-anin. Yan, diba? Ayaw kasi nang ganito, para siya nakapilaw ka, diba? Pag hindi mo nakikita yung details ng hair. Yan, medyo naging okay. And I guess yung face niya din medyo naging okay lalo. Lalo siya talaga pumukit. Yan. So I guess okay na to. I will now... quick review ha. We mask. Ang tawag dito sa method na to ay masking. Hiding and revealing parts of a... lang gusto natin. This is after selecting subject. So, nirefine ko lang yung edges and then we use burn tool. Makikita nyo naman, di ba? Darkens areas in an image. Yan. Yan pala yan. Darken areas in an image. Tapos, we darken the areas kasi nga, di ba, may mga white source pa siya ang gawa ng buhok niya, yung hibla ng buhok. So, hindi ko na kaya siyang i-brush. Pwede naman po talagang matanggal yun. But, this is just a quick tutorial para sa removing ng background. I will do, sana makagawa ako ng separate video para ma-explain sa inyo yung mga ganong kinds ng pagtatanggal ng detailed po, lalo na sa mga hairs. So, yan. And then, after that, I did clone stamp tool. Yan. Paints with pixel from another part of an image. Ayan. Makikita nyo naman sa video clip na to. Ayan, no? Ang galing, no? Ganyan po yung ginagawa ng clone stamp. Clone ko lang siya kasi nga may mga edges dito na sobrang may namumuti pa. So, I'm gonna do here. I will crop. Oh, shit.
dahil ito lang naman talaga yung yan lang naman talaga yung buong picture ni James Reed na kailangan ko. I will unlock, delete this layer, and then I will save na po yung picture. So, I'm gonna click file, save as. Don't forget, kapag halimbawa kailangan nyo pong balikan tong picture na to, just save the PSD file. Yan, save na lang. And then, I'm gonna click PNG. Rename lang natin ah. James Reed PNG. So, save. PNG format option. Medyo hindi ko na masyadong inaanyan. Or large file size, okay lang. Okay lang ako dyan. Let's check. Ayan. Ayan. You see black? Black siya. But actually, it's transparent. You see here? Ayan, may background po siya. Pagdating dito, wala na. Because you can use this image ni James Reed. Gaya po ng nasabi ko, kung halimbawa may pagpapatungan ko yung background na you only need him, his face, his body, para dun sa image na ginagawa niyo po. Ayan guys, naituro ko na po sa inyo yung mga step by step na pag-remove po ng background. At sana maging applicable po ito sa mga projects nyo. Pasensya na po kayo sa mga, ayan, mga remove ng background. Sorry, ayaw niya po akong mag-vlog eh. Ito po, pumilit lang po ako para po ma-ano. So, anyways, sana po nakatulong yun ng malaki sa inyo, sa mga nag-aaral, sana makatulong po sa inyo. Since ako po ay natuto lang din sa mga panonood sa YouTube. At huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe at mag-hit ng bell button para po ma-notify po kayo sa mga upcoming videos ko po. At I guarantee po na sa mga DIY crafting, ibibigay ko po yung magagawa sa YouTube dun sa mga lucky subscribers para po magkaroon kayo ng souvenir sa mga projects po na gagawin ko po. So, yun lang po. Salamat. Ingat!